Gamit ang makabagong teknolohiya, mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa ikalawang sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas, July 24. Ayon sa NCRPO, dahil sa drones at mga CCTV, mas madali silang makakaresponde sa anumang emergency na maaring harapin. Nandun po sila lahat and or their assistant para ma-oversee, makita natin yung nangyayari real time. 23,000 na pulis, mga tauhan ng BJMP, BFP at MMDA ang magbabantay sa iba-ibang sektor para sa SONA. Pakiusap naman ng pulisya sa mga magkikilos protesta bukas. If they are equipped with EPGs, no? Pwede naman nilang dalhin for as long as hindi nila ikakalat ito. Ipatigil! May sariling bersyon naman ng SONA ang grupong pamalakaya na tinatawag nilang SOFA o State of the Fisherfolk Address sa labas ng tanggapan ng DNR sa Quezon City. Hinaing nila ang usapin ng soberanya sa West Philippine Sea at conversion at reclamation ng mga palaisdaan. Kami mismo yung nakakaalam ng aming sitwasyon, kaya ang aming grade kay President Bongbong Marcos po ay bagsak po. Magpapalipas ang magdamag sa may UP dilema ng mga manging isda mula sa Cavite, Navotas at Rizal para lumahok sa kilos protesta sa SONA. Bagsak na grado din ang binigay ng grupong kilos ang magbubukid ng Pilipinas sa Pangulo. Napakalakas pong bagsak. Ang aming pong panawagan sa bahagi ng KMP, step down bilang DA Secretary. Nakaanda naman ang QCPD sa protesta ng iba-ibang grupo. Magsisimula ito sa Commission on Human Rights sa Magsaysay Avenue, saka magmamarcha sa kanto ng Commonwealth Avenue at Tandang Sora. May pagtitipon din ng supporters sa administrasyon, kaya planong pagitnaan sila ng mga pulis para iwas sa gulo. Let's just keep it civil. Lahat tayo mga Pilipino. Lahat tayo pare-pareho ang gusto natin. We exercise maximum tolerance. Una nang sinuspende ng Malacanang lahat ng klase sa mga pampublikong paaralan at lahat ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Metro Manila sa Lunes. Pero dahil umano ito sa inaasahang masamang panahon at transport strike. Suspendido naman ang pasok sa Sandigan Bayan dahil sa SONA. Habang ang Korte Suprema, sinuspende ang trabaho sa lahat ng korte sa Kamaynilaan dahil sa Bagyong Egay. Ipinauubaya naman sa executive judges sa labas ng NCR kung magsususpindi rin. Suspendido rin ang number coding scheme sa Lunes at magpapatupad ng gun ban ng PNP hanggang July 25. Rafi Santos, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.